Barangay Love Stories. Tingin man nating makamit ang isang bagay sa mundong ito. Hindi 'yon ibinibigay sa atin at ang kailangan na lang nating gawin ay ang mag-move on. Ikaw, kabarangay, handa ka bang bitawan ng pag-ibig na walang patutunguhan? Papa Dudut. Magandang tanghali po sa inyo at sa kapwa ko avid listener ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jervy, 33 years old. Naging libangan ko na po ang pakikinig sa programa ninyo tuwing may pinagdaraanan ako sa buhay. Napapasaya po kasi ako ng mga kwento ng ating mga kabarangay, lalo kapag tungkol yon sa love life nila. Minsan kada may maririnig akong happy ending sa mga love stories nila, ay hindi ko po mapigilang mapatanong sa sarili ko. Kailan kaya darating yung happy ending ko sa pag-ibig? Siguro iniisip ninyo na may pagka-hopeless romantic ako. At tama kayo, Papa Dudut, dahil magpasa hanggang ngayon ay umaasa pa rin po ako na sa takdang panahon ay magkakabalikan kami ni Kim, ang babaeng minahal ko ng higit pa kesa sa nanay ng anak ko. Papa Dudut, magkatrabaho po kami ni Kim sa isang pribadong kumpanya. Naging interesado ako sa kanya dahil ubod po siya ng ganda. Artistahin ang kanyang itsura, maputi, may kapayatan ang katawan pero sexy. Mabait din po siya pero may kaunting kamalditahan. Lalo na kapag hindi niya gusto yung tao na umaaligid sa kanya. Pero meron din pong pusong mamon. Mas bata sa akin ng ilang taon si Kim pero hindi po naging hadlang ang mga edad namin para hindi ako mahulog at tuluyang magkagusto sa kanya, Papa Dudut. Hindi niyo ako masisisi nang makilala ko si Kim. Muli pong tumibok ang puso ko matapos kong ma-in love at ang first time na makita ko siya ay talaga namang nahulog ang loob ko sa kanya. Kaso, may sabit at may kaunting problema. Nang mga panahon na yon ay taken na po si Kim. May boyfriend po siya pero wala namang kapanapanahon sa kanya. Siguro ang mainam na term ay taken for granted siya. At dahil doon, Papa Dudut, ay malimit namin siyang kinakantsawan na hiwalayan na niya ang lalaking wala namang ginawa kundi ang saktan siya sa pamagitan ng pag-iindian sa kanya tuwing may date sila o di kaya ay laging pinaghihintay niya ng matagal kapag may lakad silang dalawa, Papa Dudut. Hi, Kim. Oh, Jervy, ikaw pala. Bakit parang pinagsakloban naman ng langit at lupa ang itsura mo? Sobrang pangit ko na ba sa paningin mo? Wala akong sinasabing ganyan. Ang akin lang, para kasing ang dilim ng aura mo. Tipong maya-maya lang, babagyo na. Haha, funny. Alam mo, kung mambubwisit ka lang, mabuti pa, iwan mo na lang ako. Gantong bad trip na nga ako, tapos ginagatungan mo pa. Kanino ka naman bad trip? Kanino pa nga ba? Eh di sa jowa akong magaling. Wow! May jowa ka na pala? Sa bagay, sa ganda mong yan. Pero ano ba kasi ginawa sa'yo ng boyfriend mo para mag-alboroto ka ng ganyan? Hindi na kasi siya nagbago. Lagi na lang siyang late sa mga date namin. Katulad ngayon, mag-iisang oras na niya akong pinaghihintay. Hindi pa nagre-reply sa text ko o nagsisin ng chat. Sabi niya susunduin niya ako dito sa office pero hanggang ngayon ni anino niya wala. Ganun ba? Napakatarantado naman pala nung lalaking yun para paghihintayin ka. Tapos ano nga yung sabi mo? Lagi siyang late sa mga date nyo? Aba, baka iba na yan ha? Anong ibig mong sabihin? Base lang naman to sa obserbasyon ko ha, kasi lalaki rin ako. Ano? Base sa obserbasyon mo? Bakit? Cheater ka ba? Wow, cheater talaga? Yun kasi ang punto mo. Alam mo, kung frustrated ka sa jowa mo, wag mong ilabas sa akin. Hindi ko naman kasalanan na ganyan kanya tratuhin. Ang akin lang, hindi mo deserve na ganyanin kanya. Kasi dapat sa'yo,
Inaalagaan. Ay naku, ewan ko sa'yo, Jervy. Wala ka bang gagawin sa buhay mo kaya naisip mo kung pag-aksayahan ang panahon? Hindi naman ako ganun ka-busy kaya nalipitan kita para kausapin. Naisip ko kasi baka kailangan mo ng kakwentuhan kaysa ganyang nakasimangot ka lang. Sige ka, maaga kang tatandaan yan, ikaw rin. Baliw! Yun, sa wakas nag-chat na siya. Oh, ano raw rason bakit hanggang ngayon wala pa siya? Ma? Eh may dinaanan lang daw siya pero papunta na rin siya rito. Naku, baka bumili siya ng flowers kasi naalala na niya na anniversary namin. Tama, ganun nga. If ever, ayos na rin. Hindi na ako bad trip sa kanya. Ganun-ganun na lang na wala ang inis mo sa kanya? Ano ba kasi gusto mong palabasin? Panira ka ng mood eh. Mabuti pa alis na ako. Doon ko na lang sa labas ihintayin jowa ako kaysa mabad trip pa ako sa'yo. Pambihirang babae yun oh. Pasalamat ka Kim, maganda ka. At type kita. Papa Dudut, hindi ko po mapigilan ang sarili kong hindi magkaroon ng pakialam kay Kim. Lalo na kapag nakikita ko siyang nakasimangot dahil may misunderstanding na naman sila ng boyfriend niya. Para po sa akin ay hindi dapat hinahayaang malungkot ang malaanghel na babae na katulad ni Kim ng kahit na sino. Sa halip dapat ay lagi siyang pinapangiti, minamahal, inuunawa at pinapaligaya. Sa isip ko kung ako ang boyfriend ni Kim ay hinding-hindi ko siya sasaktan katulad ng pananakit sa kanya ng walang hiya niyang karelasyon. Kaso hindi ako ang boyfriend niya. Bagay na pinanghihinayanganan ko ng mga panahon na yon. Para sa akin papadudod ay si Kim yung babaeng gustong-gusto kong makasama habang buhay at mapakasalan balang araw. Lumipas pa po ang mga araw at dumalas nang dumalas ang pang-aasar ng mga kaopisina namin kay Kim dahil sa pagiging martir niya sa pag-ibig. Hindi naman kasi sila consistent na magkasundo ng boyfriend niya at sa katunayan, mas madalas na nag-aaway pa sila. Alam namin kasi halata kay Kim kapag may tampuhan sila ng karelasyon niya. Nung una, Papa Dudut ay nakikisali pa ako sa trip ng mga katrabaho namin pero dahil unti-unti na akong nagkakagusto kay Kim. Tinigilan ko na po ang pang-aalaska sa kanya. Sa halip ay lagi na akong nasa tabi niya para i-comfort siya kapag bad trip na naman siya sa boyfriend niya. Dati po ay medyo naiilang pa si Kim sa presensya ko pero hindi nga nagtagal ay nasanay na lamang siya nakasakasama ako. Pabor sa akin yon dahil nagkakaroon ako ng chance na mapalapit sa kanya at makita siya ng gusto. Hindi pa rin po ako nagsasawang i-real talk si Kim tungkol sa boyfriend niya. At ilang beses kong sinabi ng direkta na hiwalayan na niya ito. Kaso ewan ko ba, mahal daw niya yung gagong yon at hindi na niya magagawang tapusin ang relasyong meron sila, Papa Dudut. Oh, Kim. May nangyari ba? Bakit busit ka? Wala, Jervy. Ayos lang ako. May ayos bang lukot ang mukha at naluluha? Pwede ba? Lukohin mo na lelang mo. Wag lang ako. Hindi ka naman nakakatulong eh. Inaasar mo lang ako. Hindi kita inaasar. Concerned ako sa'yo. Ano ba kasi nangyari? Bakit umiiyak ka dyan? Nag-aaway na naman ba kayo ng boyfriend mo? Ay, parang ganun na nga. Ano pa bang bago dun? Ganun naman na relasyon namin, away bati. Kahit na walang bago doon, parang hindi ka pa rin sanay. Sino bang gustong kasanayin ng gantong klase ng relasyon? Wala kaya. Kahit ako napapagod na rin sa kanya. Tulad ngayon, bigla niyang kinansel yung date namin kasi may importante raw siyang gagawin. Akala ba niya hindi ko alam na maglalaro lang siya ng mobile games hanggang madaling araw? Lagi na lang yung pesteng laro na yun ang pinipili niya kaysa sa akin. Kung sa akin gagawin yan, magagalit din ako. Ayoko ba naman sa lahat yung pinaparamdam sa akin na hindi ako nag-i-exist. Pero, sinubukan mo na ba siyang kausapin tungkol sa ugali niyang yan? Maraming beses na, Jervy. Pero ewan ko ba sa kanya? Una hanggang dalawang araw, okay. Pero sa mga susunod, balik na naman sa dati. Kaya kami away bati, hindi siya consistent sa ginagawa niya.
Isa lang ang solusyon na naiisip ko para matapos ang problema mo sa kanya. Hiwalayan mo na siya. Hindi siya yung lalaking karapat dapat sa'yo kasi hindi kanya pinahahalagahan. Alam mo, kung sa iba ka mapupunta at hindi sa kanya, baka tinuring ka pa nilang prinsesa. Pero mahal ko boyfriend ko, Jervy. At wala akong lakas ng loob makipaghiwalay sa kanya. Paano mo malalamang wala kang lakas ng loob kung di mo susubukang gawin? Sa una masakit, pero sa huli, makakapag-move on ka rin. Isipin mo na lang mabubunutan ka na tinik sa lalamunan kapag hindi mo na pinoproblema ang ugali niya at trato niya sa'yo. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka sa posisyon ko. Hindi mo alam yung mga pinagdadaanan ko at mga sakripisyo sa relasyon namin kaya hirap akong bitiwan siya. Hindi ko na kailangan mapunta sa posisyon mo para malaman yung pakiramdam na binabaliwala at hindi pinapahalagahan. Ewan ko ba naman sa'yo, Kim? Maganda ka naman. Yung ibang lalaki nagkakandara pa sa'yo pero mas gusto mo yung wala namang pakialam sa'yo. Ganyan ka na ba talaga kamartir? Tawagin nyo na akong martir, hibang, tanga o kawawa. Pero hindi ko hihiwalayan ang boyfriend ko dahil mahal ko siya. Oh, saan ka pupunta? Akala ko ba ininja ka ng boyfriend mo? Gusto mo tayo na lang lumabas? Libre ko. Ayos lang ako, Jervy. Hindi ko kailangan makipag-date sa'yo. Uuwi na lang ako sa amin at dun magmumukmok. Ikaw ang bahala. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Papa Dudut, dahil lagi kaming magkasama ni Kim sa opisina, magkakwentuhan tuwing break time at sabay kumain sa lunch break, hindi namin namalaya na naging super close na kami, Papa Dudut. Siyempre, masayang masaya ako dahil pinapangarap ko siya na maging sa akin tapos sinasaktan lang siya ng iba. Kung pwede ko lang agawin si Kim sa boyfriend niya ay gagawin ko yon, Papa Dudut. Dahil deserve niyang maging masaya imbes na umiyak at masaktan sa tuwi na. Tuluyan na nga pong nahulog ang loob ko kay Kim at kahit na alam kong masama dahil in a relationship siya, ay kinonsente ko pa rin ang feelings ko para sa kanya. Gabi-gabi bago ako matulog ay nagdarasal ako na sana may mangyaring hindi maganda sa relasyon ni Kim at ang boyfriend niya para tuluyan na silang magkahiwalay. Para sa akin, yun ang pagkakataon na mapalitan ko ito sa buhay niya. Hindi nga nagtagal ay nagkatotoo nga po ang panalangin ko. Isang araw ay nagkaroon ng matinding pagtatalo si na Kim at ang boyfriend niya dahilan para hindi mag-cool off sila. Sinamantala ko yun para yayain siyang lumabas para kahit papaano ay malibang naman siya. Sumama naman po sa akin si Kim at kumain kami noon sa labas. Libre ko siya at nagkakwentuhan ng kung ano-anong mga masasaya, malungkot at nakakainis na bagay. Pero kahit walang kwenta ang pinag-uusapan namin, hindi po ako nakaramdam ng pagkainip habang kasama ko siya. Nagja-jive po kasi ang mga personality namin ni Kim at sobrang napakalayo niya at ibang-iba sa live-in partner ko at nanay ng aking anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isa sa mga katangiang nagustuhan ko kay Kim ay yung abilidad niya para mapatawa ko sa mga jokes o banat niya. Para sa akin ay malalaman natin kung gusto tayo ng isang tao kapag tumawa sila sa mga biro o hirit natin. At sa pundong yon ay huling-huli ni Kim ang kiliti ko dahil nga may gusto ako sa kanya. Bukod sa palagi niya akong napapatawa ay di hamak na mas mahinahon kausap si Kim kesa sa live-in partner ko, Papa Dudut. Maunawain din po si Kim kumpara sa nanay ng anak ko kaya hindi niyo ako masisisi kung lalo lang lumayo ang loob ko sa kanya. Alam kong maraming magagalit sa akin pero ano bang magagawa ko kung hindi ko na kayang mahalin tulad ng dati ang live-in partner ko. Pinakisamahan ko na lamang siya dahil may anak po kami pero kung papipiliin niyo ako, ayaw ko nang umuwi sa bahay namin dahil nakakadala na siya. Hindi niyo po ako masisisi kung ganito ang pakikitungo ko sa nanay ng anak ko. Masyado kasi siyang bungangera at controlling. Kahit ako ang lalaki sa pamilya namin ay siya po ang madalas na masunod. Pakiramdam ko ay inapakan niya ang pagkalalaki ko kaya nawalan ako ng gana sa kanya. Para sa akin ay itsapwera na siya sa buhay ko dahil si Kim na ang babaeng gusto kong pumalit sa pwesto niya, Papa Dudut.
kaya lalo ko pang ginalingan ang pagpapapansin kay Kim. Umabot pa nga ako sa punto na ginagawa ko sa kanya yung mga bagay na hindi ko ginawa sa nanay ng anak ko. At ang mga halimbawa po noon ay yung pagdadala ko ng pagkain sa kanya sa tuwing pumapasok kami sa opisina. Lagi rin kaming kumakain sa labas at binibilhan ko na rin siya ng mga mamahaling kape at donut. Sabihin na po nating mahal ko pa rin naman ang ka-live-in partner ko. Kaya nga lang ay hindi ko siya matagalan dahil sa pagiging controlling niya. Simula noon ay mas nag-focus na lamang ako kay Kim at sa mga pasimple kong panliligaw sa kanya. Hi Kim! Good morning! Aba, maganda yata gising mo ah. Nakangiti ka. Oo naman, kahit sobrang late na ako natulog dahil sa'yo. Dahil talaga sa akin? Ikaw kasi, sinabi ko nang good night eh, pero chat ka pa rin ng chat. At reply ka pa rin ng reply. Anong magagawa ko? Ayoko namang isin lang ang messages mo. Ewan ko sa'yo. Oh, ano yung dala mo? Aba, parang sarap niyang kape at donut ah. Di mo naman sinabi na bibili ka ng kape? Sana nagpasabay ako sa inang bili. Ang totoo, para sa'yo talaga ang kape at donut na to, Kim. Seryoso? Ayaw mo? Oo, ayoko. Okay, babayaran ko na lang. Hindi na. Binili ko talaga to para sa'yo. Kunin mo na, kainin mo. Huwag mo nang bayaran, di ko rin naman tatanggapin eh. Pero nakakahiya, Jervy. Tingnan mo, tinitingnan tayo ng ibang katrabaho natin. Hayaan mo silang tumingin. Hanggang doon lang naman magagawa nila. Ikaw naman kasi, bakit bigla mo akong naisipang bilhin ng mga pagkain to? Ang mamahal nito. Sigurado ka bang ayaw mo magpabayad? Sigurado. Tsaka kapag pinilit mo pang bayaran ng mga yan, magtatampo ako sa'yo. Sige ka. Ay, ayoko namang magtampo ka sa akin. Kaya akin na to. Ay nga pala Kim, may lakad ka ba mamaya? Kasi kung wala, gusto sana kitang yayain kumain dun sa bagong bukas na restaurant malapit lang dito sa opisina natin. Balita ko, masarap daw pagkain dun at affordable. Maganda rin review nila sa social media. Ayos lang ba na subukan natin? Eh kaso kulang budget ko ngayon, Jervy. May pinagagamitan ako ng pera kaya short ako. Pwede ba sa susunod na lang? Huwag ka na mag-alala. Libre ko na. Halo, nakakahiya na sa'yo. Sa akin ka pa talaga nahiya? Kasi mapapagastos ka pa ng doble kapag binayaran mo yung akin. Nilibre mo na rin ako ngayong umaga nitong kape at donut. Baka wala ka ng pera o di kaya ma-short ka na niyan. Huwag mong isipin yon. Ang totoo, pinag-ipunan ko talaga yung kakainin natin mamaya. Hindi ako kakapusin ng pera dahil may nakalaang budget ako para doon. Ang kailangan mo lang gawin eh, pumayag. Sige na, please. Try lang natin doon. Hi. Ano pa nga bang magagawa ko? Mapilit ka. For sure, pag di ako pumayag ngayon, maghapon mo lang akong kukulitin at hindi titigilan. Ibig bang sabihin yan, pumapayag ka na? Oo. Yun! Thank you, Kim! Nako, buo na ang araw ko. Salamat kasi pumayag ka. Para ka talagang baliw. Baliw sa'yo. Papadudo, tuluyang ko na nga pong minahal si Kim at sukat na hindi ko na inisip ang mga komplikasyong kaakibat ng bawal na pag-ibig namin. At alam ko, ramdam ko na kahit ikailapan niya ay meron kaming mutual understanding. Alam po ni Kim na may live-in partner ako at may anak kami pero tulad ng pananatili niyang committed sa boyfriend niya, ng mga panahon na yon ay pareho po naming sinantamin ni Kim ang mga karelasyon namin. Dahil kapag nasa opisina kami, magkasintahan ang turinga namin sa isa't isa. Wala namang kaso yon sa pinagtatrabahuhan ko dahil wala namang kaming pakialam ng buhay ng may buhay. Masasabi ko po na sobrang saya ko po at wala na akong mahihiling pa, Papa Dudut. Hindi nga nagtagal ang isa't isa na ang naging takbuhan at sumbungan namin ni Kim sa tuwing may hindi kami pinagkakasunduan sa mga partner namin. Tapos sa huli, nahanap namin yung peace of mind sa piling ng isa't isa. Nangihinayang lang talaga ako dahil parang part-time lang ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut.
That time ay willing naman akong hiwalayan ng nanay ng anak ko pero ewan ko ba kay Kim kung bakit hindi niya maiwan-iwan ang boyfriend niya. Sa huli, hinayaan ko na lamang na maging sila. Ang mahalaga ay meron akong puwang sa puso at atensyon ni Kim. Hanggang sa isang beses ay natupad po ang isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutang sandali sa buhay. Yon ay nang matapos naming kumain ni Kim sa isang restaurant, niyaya po niya akong mag-bar at mag-inom. Nag-away na naman kasi silang dalawa ng boyfriend niya at gusto niya raw na mag-unwind. Pinagbigyan ko siya at sinamahan sa kondisyon na hindi kami magpapakalasing dahil may pasok pa kinabukasan. Nang matapos po kami sa bar, imbes na dumiretso sa pag-uwi ay nag-check-in po kaming dalawa ni Kim sa isang motel at doon ay may nangyari sa amin. Bagay na hindi namin pinagsisihan at pareho naming ginusto. Dahil sa nangyari ay naging opisyal ang relasyon namin bagaman naging eksklusibo lamang ito sa loob ng opisina namin. John Jervy, harder. Harder. Medyo diin mo. Yan, tamang-tama lang. O, di ba? Sabi sa'yo, may talent ako sa pagmamasahe eh. Kumusta likod mo? Masakit pa rin ba? Hindi na. Ang galing mo nga. Kasi mga kamay mo lang pala makakapagpawala ng sakit ng likod ko. Dapat pala dalas-dalasan ko ang pagpapamasahe sa'yo eh. Pwede naman. Kung gusto mo. Hoy, wag kang masyadong maingay dyan. Mamaya may makarinig sa'yo, isipin nila nagmamanyakan tayo rito. Bakit? Hindi ba? Ay, sakit naman nun, Kim. Ang kulit mo kasi. Sinasaway ka na nga pero sige ka pa rin. Ano ba kasing pinag-aalala mo? Lunch break naman eh. Kumain naman sa labas karamihan sa mga katrabaho natin. Yung ibang naiwan, nagsiselfone lang o di kaya natutulog. Busy sila. Busy din tayo. Kahit na. Mamaya kunwari lang pala silang busy tapos yun pala nakikichismis na sila sa atin. Ano naman kung makichismis sila? Kung ako sa'yo, lalo ko pa silang iinggitin. Ewan ko sa'yo, wala ka nang sinabing matino. Bakit ba kasi ganyang kakakulit? Sa'yo lang naman ako makulit. Masanay ka na. Sa bagay, noong unang beses pa lang na nakilala kita, ganyan na yung ugali mo. Pasaway, makulit, mapangasar. Natatandaan ko pa kung paano mo ako nun alaskahin. Kainis kayo! Gusto mong malaman kung bakit ang lakas ko mang alaska sa'yo nun? Malalaman ko kung sasabihin mo. Kasi nga, gusto kita. Ewan ko ba, pero para kang magnet. Tapos ako naman yung bakal. Kasi wala akong kalaban-laban sa'yo kapag hinahatak mo na ako. Ayos ba? Ganda ng banat ko, no? Uy, original yun. Ewan ko sa'yo, para ka talagang sira ulo. Dami mong alam, pero in fairness ha, tawang-tawa ako. Sus, ang sabihin mo, gustong-gusto mo rin ako. Kaya ganyan ka nalang makatawa sa mga corny kong banat. Bahala ka kung yan ang gusto mong isipin. Bahala talaga ako. Pero, thanks Kim ha. Kasi kapag kasama kita, parang ang gaan lang ng lahat sa akin. Ang saya mo pa kasama. Kung pwede lang araw-araw at minuminuto kitang kadikit, sigurado ako na ang magiging pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. Pero masaya pa rin naman ako dahil nasa tabi kita. Masaya rin ako, Jervy. Salamat sa mga pakikinig mo sa akin kapag nagkukwento ko ng kung ano-ano. Sa mga payo mo, opinyon at pagdamay kapag frustrated at nalulungkot ako. Kung alam mo lang, araw-araw akong excited pumasok sa opisina kasi makikita kita. Ako rin excited. Kung pwede lang, dito na tayo tumira para magkasama tayo palagi. Kung ano-ano talagang pumapasok sa isip mo, no? Sulitin na lang natin yung sandali kaysa humiling ka ng imposible. Ano pa nga ba? Sige, sabi mo yan ha. Sulitin. Pwede bang pakis? Hoy! Hindi ko po kabit si Kim dahil hindi naman kami kasal ng nanay ng anak ko. Mas lalong hindi ko siya past time papadudot dahil mahal na mahal ko siya. Para sa akin ay pinagtagpo kami pero hindi tinadhana.
Kami yung tamang tao para sa isa't isa pero kontra sa amin ang pagkakataon. Kumbaga ay nagkita kami sa isang libro pero mali yung pahina at hindi pa namin kwento ang nakasulat dito. Sa kabila po ng lahat, imbes na lumabnaw o tumabang, lumapot at tumamis pa po ang pagtitinginan namin ni Kim sa isa't isa. Tumagal din po ng ilang buwan ang pagiging part-time lover namin, Papa Dudut. At kahit limitado ang oras namin sa isa't isa, sa sandaling lumabas na kami sa opisina ay hindi po yung naging hadlang para kami magkamabutihan ni Kim. Alam po namin na mali ang ginagawa namin at kahit sa ang anggulo tignan ay pareho kaming cheater. Pero ang hirap pong pigilan lalo kapag nasanay na kaming nasa tabi namin ang isa't isa. Lalo kapag hindi namin kasama ang mga karelasyon namin. Kaya lang Papa Dudut, hindi naman po palaging ayon sa amin ang kapalaran. At isang araw nga ay sinabi sa akin ni Kim na nalaman daw ng boyfriend niya ang pagiging part-time lover namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung tatanungin niyo po ako kung natatakot ba ako sa karma, syempre natatakot po ako. Pero sinantabi ko po ang pakiramdam na yon dahil pinagpatuloy ko ang ipinagbabawal naming relasyon ni Kim. May nangyayari na rin po sa amin at para sa akin ay mas mahirap nang kumawala sa kanya. Kahit na alam kong nakakasakit na ako ng damdamin ay hindi ko pa rin po pinigilan ang sarili ko na magkagusto kay Kim. At ganon din naman siya sa akin, Papa Dudut. Ako ang naging takbuhan niya sa tuwing nag-aaway sila ng boyfriend niya. Minsan pakiramdam ko ay ginagamit lang niya ako at ang katawan ko para maging parausan. Pero alipin ako ng pag-ibig ko sa kanya kaya wala na po akong pakialam at ang mahalaga, may connection kami ni Kim, meron kaming mutual understanding. Nang araw po na sinabi sa akin ni Kim na nalaman na ng boyfriend niya ang ugnayan namin ay nag-meet pa po kami sa isang hotel at may nangyari sa amin. Yun pala, may plano na pong makipaghiwalay sa akin si Kim pagkatapos noon. Kesyo mas mahal daw niya yung boyfriend niya kesa sa akin, na mas mahalaga daw ang relasyon nila na hindi hamak na mas nauna kesa sa kung ano ang meron kami. Pero hindi po ako pumayag sa pakikipagkalas niya sa akin dahil pakiwari ko. Masisiraan ako ng ulo kapag nawala siya sa piling ko, Papa Dudut. Kaya nga nagmakaawa ako kay Kim na huwag niya akong iwanan at ako naman ang piliin niya. Sinabi mo? Seryoso? Hihiwalayin mo ako? Ay, mukha ba akong nagbibiro, Jervy? Siyempre seryoso ko. Mambihira. Prank ba to? Kasi kung oo, hindi na ako natutuwa. Kanina lang may nangyari pa sa atin ah. Masayang masaya pa nga tayo tapos ngayon, biglang gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? Hindi ka ba nakikinig? Alam na ng boyfriend ko na may relasyon tayo. Eh ano naman kung alam niya? Anong sinasabi mong ano naman? Hindi ko kasi maintindihan. Sa lagay, mas gusto mo pang tapusin ang relasyon natin kaysa ang relasyon nyo? Ako talaga ang bibitawan mo? Di mo ba ramdam na mas mahal kita? Na sa aming dalawa, ako yung mas ma-effort, mas sweet at mas caring? Napapatawa kita, napapaligaya sa kama. Tapos siya pipiliin mo kaysa sa akin? Ano to? Kaguhan? Jervy naman, intindi mo sana ang sitwasyon natin. Ano pa bang klaseng pag-iintindi sa pesing sitwasyon natin ang gusto mong gawin ko, Kim? Lahat naman pinilit kong unawain. Yang hindi mo pakikipaghiwalay sa kanya kahit tayo na at may nangyayari na sa atin. Inintindi ko lahat yon. Kasi sabi mo, tsumitsyempo ka lang. Pero inabot na ng ilang buwan ha, hindi pa rin kayo naghihiwalay. Inintindi ko pa rin yon kasi sabi mo, mas mahal mo ko. Ginawa ko naman ang lahat para patunayan sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Pero sa huli, iiwanan mo lang pala ako. Saan ba ako nagkulang? Jervy, di ka kulang. Sobra-sobra ang pagmamahal na binigay mo sa akin, pero… Pero ano? Sabihin mo na kasi! Sorry, okay?
Sorry kasi mas mahal ko pa rin siya. Mahal kita, pero mas gusto ko pa rin siyang makasama kaysa sa'yo. Akala ko kasi kaya kong kalimutan feelings ko sa kanya kasi nandyan ka naman, kaso mali pala ako. Pasensya ka na kung ginamit kita nung mga panahong wala siya, Jervy. Hindi sapat ang sorry mo, Kim! Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Gusto kong bauhiin mo ang pakikipaghiwalay mo sa akin. I'm sorry pero di ko magagawa yan. Buo na ang desisyon ko. Tanggapin mo na lang. Mabuti mong gawin, bumalik ka na lang sa pamilya mo. May anak kayo ng live-in partner mo, sila na lang ang pagtuunan mo ng atensyon. Mas kailangan kita kaysa sa kanila, Kim. Hindi mo ba naiintindihan yun? Kaya please, huwag ka na makipaghiwalay sa akin. Kung may pagkukulang man ako sa relasyon natin, sabihin mo, babawi ako, pangako. Huwag mo lang akong iwan kasi hindi ko kakayanin mag-isa. Kakayanin mo, Jervy? Sino lang ba ako? Saka hindi pa naman tayo inabot ng taon sa relasyon natin. Makakalimutan mo rin ako pag pinilit mo. Please, gawin mo para sa akin. Pero mahal na mahal kita. Kung mahal mo ko, irerespeto mo desisyon ko. Papa Dudut, wala po kong nagawa dahil desidido na si Kim na tapusin na ang relasyon naming dalawa. Siguro nga kahit maglupasay ako sa sahig habang nagmamakaawa o di kaya ay umiiyak ng dugo ay hinding-hindi na magbabago ang isip ni Kim na makipagkalas sa relasyon namin. May punto na naisip ko na sobrang unfair niya dahil bakit gano'n na lamang kadali sa kanya na ibasura ang lahat sa amin. Kahit paano ay minahal ba niya talaga ako? Na sa tuwing may nangyayari sa amin at napapaligaya ko siya, ay hindi ba siya nangarap na sana ako na lamang ang piliin niya, imbis na yung boyfriend niya na wala namang ginawa kundi ang pasakitan siya, Papa Dudut? Ewan ko, pero nakakabobo pong isipin ang mga dahilan. Pinilit ko pong mag-move on kay Kim, Papa Dudut. Mahirap kasi katrabaho ko siya pero ginawa ko pa rin ang lahat na umarteng hindi nasasaktan lalo na kapag nasa harap kami ng mga katrabaho namin. Oo, pinagtaka nila na hindi na kami close ni Kim pero dahil wala naman talaga silang pakialam sa amin ay hinayaan na lang nila kami. Kaya lang minsan kahit na anong tapang ko ay nakikita ko pa rin ang sarili ko na nagbe-breakdown, Papa Dudut. Minahal ko po talaga kasi si Kim, sukat sungkitin ko ang buwan at ialay sa kanya ang mga bituin tapos sa dulo ay sasaktan at iiwanan lamang niya ako. Litong-lito ako, tulero at naguguluhan, Papa Dudut. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Ibinigay ko naman ang lahat ng makakaya ko, lahat ng sobra ginawa ko na para sa kanya. Pero bakit hindi pa rin yun naging sapat para manatili siya sa akin? Dahil sa matinding pagkabigo sa pag-ibig na nararamdaman ko ng panahon na yon. Naging desperado po ako, Papa Dudut. Nandyan yung tuluyan ko nang sinantabi yung pride ko at muli akong nagmakaawa kay Kim na bumalik na sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Nagmamadali ako, magkikita kami ng boyfriend ko mamaya. Ay, talaga bang wala na ako dyan sa puso mo? Talaga bang tuluyan mo nang tinapon ng lahat ng meron tayo? Ano na naman ba to? Kala ko ba nag-usap na tayo, nagkasundo? Bakit parang binabalik mo na naman ang lahat? Kung sa'yo ganun lang kadaling kalimutan ng lahat, pwede sa akin hindi. Gabi-gabi akong umiiyak. At tinatanong ko ang sarili ko kung saan ako nagkulang sa relasyon natin para iwanan mo na lang ng basta-basta. Pero wala akong makuhang sagot kasi para sa akin, ginawa ko naman ang lahat. Nandun na tayo sa ginawa mo ang lahat. Pero hindi pa rin kasi umubra, Jervy. Mas mahal ko pa rin ang boyfriend ko. Mas gusto ko pa rin siyang pakasalan balang araw at makasama habang buhay. Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko kung bakit. Alam ko sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo, kaya nga humihingi ako ng tawad. Kung hindi mo man ako mapatawad, ayos lang.
Magalit ka sa akin habang buhay dahil deserve ko yun. Paano mo naaatim na sabihin sa akin na magalit ako sa'yo samantalang mahal na mahal nga kita, Kim? Hinding-hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Kahit magbakaawa ako, kahit lumuhod pa ako, eto! Ano bang ginagawa mo, Jervy? Tumayo ka nga, huwag kang lumuhod! Pinagtitinginan na tayo ng mga tao! Wala akong pakialam kahit tumingin sila sa atin! Ayaw mo ba nun? Ayaw mo bang malaman nila kung gaano ako kaseryoso sa pagmamahal ko sa'yo? Ayaw mo bang malaman nila na handa akong gawin ang lahat? Bumalik ka lang sa akin? Please, Kim, pag-isipan mo ulit ang sinabi mo. Baka naguguluhan ka lang o di kaya nalilito. Pinipressure ka ba niya? Pinagbabantaan? Sabihin mo lang, mananagot siya sa akin. Pwede ba, Jervy? Tumigil ka na! Kung ano-ano nang lumalabas sa bibig mo, para kang tanga. Nakakabuisit na! Hindi ka ba talaga makaintindi? Bobo ka ba? Tinigilan natin ang relasyon natin kasi ayoko nang lukuhin ang boyfriend ko. Alam mo, swerte-swerte ko nga sa kanya kasi pinatawad niya ako sa panluloko ko. Tinanggap niya uli ako at pumayag siyang ayusin ang relasyon namin. Ayoko na uling maging gaga at sirain na naman ang tiwala niya, kaya please lang! Please, Jervy, lubayan mo na ako! Nangihinayang din naman ako sa kung ano ang meron tayo dati, pero siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa. Namali yung panahon kung kailan nagkita tayo kasi nakatadhana tayo sa iba. Ang mabuti nating gawin, tanggapin mo na lang yun at huwag nang pilitin para hindi na tayo lalong masaktan. Kahit kailan hindi ko magagawa ang gusto mong mangyari. Dahil para sa akin, ikaw lang ang nag-iisang babae na minahal ko at mamahalin ko hanggang sa pagtanda ko. At hinding-hindi na yun magbabago kahit na mapunta ka pa sa iba at hindi ako piliin mo sa dulo. Bahala ka, Jervy. Basta hindi na magbabago ang desisyon ko. Sana huling pag-uusap na natin to tungkol dito kasi naniniwala naman akong nauunawaan mo ko. Kaya please, kung totoong mahal mo ko, palalayain mo ko. Papa Dudut, paano ba ang umibig nang hindi nasasaktan? Gusto ko lang namang maging masaya kami ni Kim sa piling ng isa't isa, pero bakit kontra ang kapalaran dito? Yun na ba ang karma ko dahil sa panluloko ko sa nanay ng anak ko? Ang iwan, hindi piliin, abandonahin at saktan ang kaisa-isang babaeng gusto ko lang naman ay makasama habang buhay. Tawagin niyo na po akong hibang, martir, tanga, bobo o kung ano paman, pero para sa akin ay si Kim ang babaeng mahal ko. At siya lang ang gusto kong pakasalan pagdating ng panahon. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay kasal na po si Kim sa boyfriend niya at meron na po silang anak. Samantalang ako ay tuluyan na po akong nakipaghiwalay sa live-in partner ko. Dahil matapos makipagkala sa akin noon ni Kim ay inamin ko sa nanay ng anak ko ang mga kasalanan ko sa kanya. Oo, nagalit siya, pinagmumura niya ako at nasaktan, pero ako pa rin ang may lakas ng loob na iwanan siya dahil ayoko nang dagdagan ang mga atraso ko sa kanya. At hindi ko na rin kayang ibalik yung pagmamahal ko sa kanya na ibinigay ko sa iba. Walang iba kung hindi kay Kim. Sa ngayon, Papa Dudut, ay umaasa pa rin po ako na magbabago ang takbo ng kapalaran namin ni Kim at sa huli ay magkakatuluyan din po kami. Pero hanggat hindi pa nangyayari yon ay nakahanda po akong maghintay para sa kanya, Papa Dudut. Papabor din sa amin ang tadhana at muli kaming magkakabalikan. Papa Dudut, maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-air ang storya ng buhay ko sa programang Barangay Love Stories. Sana kahit maraming kabarangay natin ang naiinis sa akin, alam ko na meron din namang nakakaunawa sa sitwasyon ko. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sakaling mabigyan po ako ng payo. God bless po sa inyo, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jervy. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.